Luzon, Visayas at sa mga kapuso natin dito sa Mindanao, ito na ang tamang panahon. Palakpakan naman dyan. Oy! Magaganap na po sa entabladong ito ang kauna-unahang pagdedebate ng lahat ng mga kandidato sa pagkapangulo sa election 2016. Ito po ang kauna-unahang COMELEC presidential debate sa loob ng 24 na taon. At ngayon, dinala natin ang debating ito sa tinaguriang Lupang Pangako, ang Mindanao. Live po tayo mula rito sa Capitol University sa Cagayan de Oro City. At kasama ng Mindanao, buong Pilipinas, kasama ang ating mga takapakinig sa Super Radio DCW, lahat ng himpila ng RGMA at mga membro ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, nationwide at worldwide. Pati mga kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng mundo na nanonood live ng GMA Pinoy TV, nakatutok na. All present po ngayong hapon ang ating mga kandidato. Sa susunod na 2 oras, ang kanilang mga plano, ang kanilang salubin, ang kanilang posisyon sa ilang nagbabagang isyu, inyong mapapakinggan. Mahigpit po ang labanan, kaya kailangan maging mapanuri. Wala na pong atrasan, pakinggan at kilatisin ang susunod na pinuno ng ating bayan. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Mike Enriquez at ito ang Pilipinas Debates 2016. Magaganap na ang makasaysayang takpong pinakaabangan ng buong bayan. Handog ng GMA News and Public Affairs, Philippine Daily Inquirer, at ng Commission on Elections, kasama ang KDP. Ang kauna-unahang pag-aharap ng mga kandidato sa pagkapangulo ngayong eleksyon 2016. Dito sa Mindanao, Pilipinas Debates 2016. Nating magtatanong sa mga kandidato ang editor-in-chief ng Inquirer.net na si John Nery. At kasama po natin ang nagpasimula sa Pilipinas Debates 2016 ang Commission on Elections sa pangunguna ni Chairman Andres D. Bautista. Welcome, Chairman! Huwag na po natin patagalin. In alphabetical order po natin silang ipakikilala at bibigyan ng tig-isang minuto para sa kanilang paunang panahayag at pananalita. Narito po ang kandidato ng United Nationalist Alliance o UNA na si Vice President Jejomar Binay. Meron po kayong 60 seconds, Vice President. Mga kababayan, assalamualaikum.
Mula noon hanggang ngayon, kahirapan pa rin ang problema ng ating bayan. Laki po ako sa hirap. Nakaranas po ako ng kahirapan. Kaya naman ako ay manungkulan sa pamahalaan, tinuunan ko po ang problema ng kahirapan. Sa Makati, napababa ako bilang ng mahihirap. Maraming nagkatrabaho at nakatikim at nakatamasa ng ng magandang serbisyo. Nagawa kong pinakamayaman ang lungsod ng Makati sa buong bansa. Dahil sa kagustuhan kong maiahon tayo sa kahirapan, siniraan ako at ang aking pamilya ng mga bagay-bagay na walang katamasan. So ako ho ay mamumuno ang mga mamayan dito sa ating bansa. Dala-dala ang aking malawak na karanasan, tamang pamamahala at malasakit sa bayan. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Vice President. Ang susunod po ay ang kandidato ng People's Reform Party, PRP, Senadora Miriam Defensor Santiago. 60 seconds, Senador. Mayong hapon sa inyong tanan. Bisan na late ako kaina, ang aeroplano ko kaina. Nalilipayan gid ako. Nga nakalabot ako akon dire. Kay gusto ko na kanina mag-swimming na lang ako from Laguna Bay hanggang dito. There are many things we are rich in this country. We are rich in natural resources. We are rich in people resources. And yet, year after year, we hear the same doleful note from our analysts and economists. We are one of the poorest countries in the 10 Asian member community. Why are we so poor? The answer is because everybody wants to have the money of the government in his own pocket. Tanan yan sila, lahat sila. Pag nagpresidente ako, para sila kabuti nila. So what our country needs really is a sense of shared destiny. Narito po naman ang kandidato ng Partido Demokratiko ng Pilipinas, Lakas ng Bayan o PDP Laban, si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Meron po kayong 60 seconds, good day. Mayor. It's good that Ma'am Miriam is here. She's one of the two only qualified to run this country as president. Ma'am, I am here because there is so much criminality. Drugs is flooding the country. I've been calling the attention of the national government. And there is so much corruption in government. I propose that if I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. I will deliver. Again, I said we cannot go for economic growth unless we start with government. For as long as there are incompetent and corrupt officials in our government, we would never reach our goal of a happy country. And so I say that I stand here and you might consider what I've told you this afternoon. Thank you. Maraming salamat, Mayor. Tingnan po naman natin ang independent candidate na si Senadora Grace Poe. 60 seconds, Madam Senator. Mayong hapon sa tanan. Nararapat lamang na tayo nagtitipon-tipon dito para mas maintindihan ng ating mga kababayan ang nangyayari sa kanilang mga kababayan dito sa Mindanao. Ang Mindanao po ang nagbibigay ng pinakamalaking produkto pagdating sa pinya sa mundo, pangalawa po tayo. Pagdating naman po sa saging, pang-apat. Pagdating sa niyog, pang-lima. Pero hindi lang yon. Sa buong Pilipinas, dito po tayo umaasa ng kalahating pangangailangan natin sa mais. At 1/4 sa bigas, kalahati naman para sa isda. Pero bakit patuloy pa rin ang paghihirap ng ating mga kababayan sa Mindanao? Marami na pong namuno na may karanasan, ngunit ganun pa rin. Ang kailangan ay isang may tunay na malasakit, merong paninindigan mabilis kumilos, at agarang makakapagbigay ng solusyon. Napakaganda ng Mindanao. Hindi lang natin dapat puntahan ito, dapat pasalamatan ito. Pinopropose namin 30% ng aming budget ay mapupunta dito sa Mindanao para sa agarang solusyon ng development. Maraming salamat. At ngayon naman ang kandidato ng Liberal Party, si dating DILG Secretary Mar Rojas. 60 seconds po. Magandang gabi sa inyong lahat. Hindi ho ba, pag pinasimple ang tanong, nagiging simple at klaro din ang sagot? Ano ang tanong?
Kung ihahambing natin ang pagpili ng Pangulo tulad ng pagpili natin kung sino ang magmamaneho sa ating mga anak sa araw-araw, sino ang pipiliin natin? Kanino natin ipagkakatiwala ang kaligtasan ng ating mga anak? Sa isang taong may mga kaso ng pagnanakaw? Sa isang mainitin ng ulo na maaaring maaksidente? Sa isang ngayon pa lang natututong magmaneho? O ipagkakaloob po natin ito sa isang taong matagal na po ninyong kilala, matagal nang nanilbihan, at ni minsan hindi kayo pinahamak o pinagsamantalahan. At may magandang rekomendasyon pa sa dati niyang pinagtrabahuan. Buo ang loob ko sa inyong pagpasya. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating presidential candidates. Maaari rin pong makilahok sa diskusyon sa social media at gamitin ang hashtag na Pilipinas Debates 2016. Mag-log on din sa gmanews.tv/election2016. Wag na wag po kayong bibitiyo dahil susunod na po ang round 1 ng debate ng ating mga kandidato. Kilatisin, busisiin ang inyong pipiliin. Ito ang Pilipinas Debates 2016. Pilipinas, kinabukasan ay nasa ating kamay. Mag-iisa at mag-iunay at piliin mo ang live na po ako yan ng GMA 360 degree camera dito sa loob ng Capital University sa Cagayan de Oro, Mindanao. Special na camera po yan na kumukuha ng lahat ng anglo at maaari ninyong kontrolin sa pamamagitan po ng mga staff namin dito sa debate hall kung tabake. Punta po kayo sa gmanews.tv. Thank you.
Ministry ko ang inyong kamipas. Tayo ang sundalo ng daan. Umuna ang sahod ng katiwalian at dapat na itong lalusin. If I'm elected president and something happens to me, we want somebody young and idealistic to take over the reins of government. Pilipinas Debates 2016. Sa punto pong ito, sisimulan na natin ang ating debate. Ang lahat po ng mga tanong at paksa sa presidential debate na ito, dumaan sa COMELEC. At may mahigit o mahigpit po tayong mga panuntunan na susundin sa debating ito ngayong hapon. Pakinggan niyo po ito. Sa bawat round, may mga pares na maghaharap. Tatanungin ang unang kandidato at may 90 seconds para sumagot. May 60 seconds naman ang pangalawang kandidato para magkomento sa sagot ng unang kandidato. Sa huli, bibigyan ng 30 seconds ang unang kandidato para sagutin ang mga komento. Maririnig ang tunog na ito sa huling 10 segundo ng timer at muli kapag naubos na ang oras. Simulan na natin ang round 1. Ang ating tatalakayin ang track record at performance ng mga kandidato, pati na ang mga isyong kanilang kinakaharap. Alphabetical po ang tapatan ng mga kandidato natin sa round 1 na ito. Kaya ang unang pong maghaharap ay sina Vice Presidente Jeje Barbinay at Senadora Miriam Defensor Santiago. Mr. Vice President, ito po ang tanong. Meron po kayong 90 seconds, Mr. Vice President. Sa panayam, kung inyo natatandaan sa DCBB, pinaliwanag niyong karamihan sa inyong mga real estate na mga pagmamay-ari ay minana ninyo mula sa inyong ina at sa pagulang. Pero sa inyong SALN, dalawa lang sa 13 real estate properties ang inilista ninyo bilang inheritance o mana. Paglilinaw ng inyong kampo, Mr. Vice President, maaaring tinatawag na land area ang pinagbasihan ninyo sa inyong sagot at hindi po ang bilang. Pero ang hindi pa rin nasasagot, kung hindi po minana, sampo nang galing ang iba po ninyong 11 ari-arian at paano po lumago ang inyong yaman sa loob ng mahigit 3 dekada bilang isang opisyal ng gobyerno. Mr. Vice President, meron po kayong 90 seconds.
Alam mo, Mike, tatlong dekada ang haba ng panahon na yan. Ha? Pero hindi ko natatandaan na sinabi ko na yung aking mga lupa, eh, puros mana. Ha? Yung iba naman doon, nabili namin. At may kakayahan naman kaming makabili. Hindi naman porking kami ko ay nasa pamahalaan, eh, wala na ako kaming magagawa para makabili ng mga pag-aari. Hindi po totoo na ako ko eh, maraming lupa. Ito ko eh, either naman ako o ito ko ay nabili ko. At hindi lang ko sa nanay ko yun, pati po sa tatay ko. Okay, salamat po, Mr. Vice President. Senadora Miriam, ano naman po ang reaksyon? Bilang isang opisyal ng gobyerno na mahaba rin nanungkulan, Madam Senator, sa tingin ninyo ba ay tinatawag na matter of public interest ang yaman at ari-arian ng isang opisyal ng gobyerno? Misal N, di ba ho, Senadora? Yeah, that's no longer a matter for debate because it has already been embodied in a law. Ayaw. Kailangan talaga iladad namin ang lahat ng pag-aari namin. Ngayon ang pagtatanong ko ay, ito ho bang mga pag-aari ni Vice Mayor? Nakuha niya o nabili niya o nabigay sa kanya bago siya naging opisyal sa Makati o pagkatapos naging opisyal na siya? Mr. Vice President, gusto niyo po sagutin yung tanong ni Senadora? Miriam, yung iba ay naman ako. 30 seconds. Pasensya ka na kung Miriam ang tawag sa'yo, magkaibigan man tayo at magkasama kami sa student council. Yung naman ako pa yung bago ako nalagay sa pwesto. Ako ay nanungkulan 1986. At bago po ako nanungkulan, nakapag-practice naman ho ako ng law at ang misis ko naman ho ay napakapag-practice ng pagkadoktora. So, ang paggagalingan ho, ang pera na dapat namin mabili. Pero ulitin ko, yung mga propiedad na yon ay propiedad na naman ako na bago pa ako napunta sa nanungkulan. Salamat po, Mr. Vice President. Salamat din po. Magaharap naman po ngayon sina Senadora Defensor Santiago at si Mayor Rodrigo Duterte. Senadora Defensor Santiago, narito po ang tanong para sa inyo. Senator Defensor Santiago, kayo po ay nag-file ng qualified medical leave noong 2012 dahil sa chronic fatigue syndrome. At nagpatuloy ito noong kayo ay na-diagnose na may stage 4 lung cancer. Sa nakalipas na 16th Congress, mula 2013 hanggang 2016, wala pa hong 10 beses kayong nakadalo sa mga plenary session. Kung sa Senado po ay naging mahirap na para sa inyo ang makapasok sa trabaho, bakit pa po ninyo hinahangad ang mas mabigat pang trabaho ng pagiging Pangulo ng Bansa? Ano po ang inyong motibasyon sa pagtakbo sa gitna po ng inyong karamdaman? 90 seconds po, Senator Santiago. Hindi mo ba alam ng sakit tumataas o bumababa o nawawala? Magtatanong ka bakit may sakit ka, bakit tumatakbo ka? Eh, diretso ko yan o karapatan ko yan sa ilalim ng anti under our constitution. Wala namang constitutional provision that you, if you get sick of something, you are disqualified. Ano pa yung iba niyang gustong malaman? Ang sabi po ay ilang beses lang daw po kayo nakadalo sa plenary session. I was at the height of cancer stage 4. Stage 4 is the last stage. Nag-aantay ako mamatay. Eh, hindi ako pinatay ng guardian angel ko eh. Paano raw po yan? Eh, mas mabigat daw pong trabaho ang pagiging pangulo sa ating bansa. Mabigat na mabigat. Pero kung tuusin mo, ang senador halos kapantay lang o sobra pa ang trabaho kung ginagawa niya ang tama niyang trabaho nang sa trabaho ng presidente. Kasi kung minsan nilalabanan niya, ang lahat ng senador laban sa kanya. Hindi kamukha ng presidente na lahat sa paligid niya nag-aaliluya sa kanya. Maraming salamat po, Senadora Defensor Santiago. Mayor Duterte, ano po ang masasabi ninyo sa pahayag ng Senadora? I will not go into an argument. You have 60 seconds. Or debate with Ma'am Miriam. She's telling you the truth, and truth is very important. I do not see Senator Santiago passing away within the next 20 years. So what's the problem? Senadora, you have a chance to answer. May counter rebuttal po kayo kay Mayor Duterte. Thank you. 30 seconds po. My only purpose is to serve out the rest of my life. I'm already 70 years old, plus 6-year term as a president. I would have served my country until 76. I did not want to spend
the next 6 years lying in bed, feeling sorry for myself. In fact, I did not lie in bed. I did not feel sorry for myself. I felt sorry for my country. Because graft and corruption is endemic, and everybody speaks out, but nobody has done very much, except Mayor Rudy Duterte. Maraming salamat po, Senadora Defensor Santiago. Magtatapat na po ngayon naman ay si Mayor Rodrigo Duterte ng Lungsod ng Davao at si Senadora Grace po. Mayor Duterte, ito po ang tanong para po sa inyo. Unang tanong, sa inyong talumpati noong Nobyembre, 22 beses po kayo nagmura, Mayor. Minsan nyo na rin inaming naharap kayo sa reklamong acts of lasciviousness. Sabaka tweet. At nung na-interview ko pa kayo, sinabi nyo rin, kayo po ay palamura, kayo po ay babaero, kayo po ay nakapatay na ng kriminal. Sa inyo po bang palagay, Mayor, dapat po ba kayong tularan ng mga kabataang Pilipino? At ito ba sa tingin ninyo ang kaugalian na kailangan ng isang mamumuno po ng Pilipinas? Mayor, meron po kayong 90 seconds, sir. Yes, most of it are true. Most of it are true. Criminals, I go after them. As long as I do it in accordance with the rules of law, I will continue to kill criminals. And the president will order the killing as long as it is, I said, the exercise of performance of duty in accordance with law. I will use the military and the police to go after criminality and drugs. It's flooding the country. Hindi ako papayag ng ganun. Totoo yun. Well, I do not deny anything. Sa pangalawang bahagi po nung tanong, sa palagay niyo ba dapat kayong tularan ng mga kabataang Pilipino? No. Bilang isang leader? Yes. Mayor? No. Extrajudicial killing? Of course not. Never happened. Mm-hmm. But killings? Yes. Okay. If I become president, it would be bloody. Opo. Because we'll order the killing of all criminals. Opo. Ang mga durugista at drug lords. Yung inyong kasong acts of lasciviousness sa mga kababaihan, Mayor? Wala akong kaso na ganun. Girlfriend? I do not know who invented it, but I said... Meron lang akong inakbayan noon. Okay. Ang nanay ko ang nagalit. Nagalit na. Okay. Isa pa, Mayor, sabi niyo may mga girlfriend kayo. Dapat totoo. Pantularan yan ng mga kabataan. Well, kung hiwalay ka sa asawa, doon gawin mo sarili mo. Anong gawin ko itong karga-karga ko? Hindi ko naman ipagbili ito. Hindi mo masangla eh. Gamitin mo dapat. Hindi, mamatay ka. Salamat po, Mayor. Salamat. Malinaw. Senadora Grace Po, bilang isang babae at kandidato sa pagkapresidente, dalawa lang pa kayo, po kayo ni Senadora Miriam. Ano po ang pananaw niyo sa ganyang estilo na yan ni Mayor Duterte? Alam niyo, si Mayor Duterte malakas ang appeal. Irresistible sa mga ibang babae. Subalit, matagal rin natin pinaglaban at alam ko si Mayor Duterte ay magalang sa kanyang nanay. Kaya kahit na papano sa tingin ko, kung ikaw ay malakas ang dating sa mga babae, konting pigil sapagkat, syempre, malay mo yung mga lumalapit sa'yo, may asawa o kaya may boyfriend o kung ano paman, sa mata ng bata, ang mali ay nagiging tama kung ginagawa ng matanda. At least alam natin si Mayor Duterte, minsan sinasabi naman niya yung mga hindi niya na nararapat na nagawa noon. Pero pareho lang naman kami, tao rin nagkakamali. Pero isusulong ko palagi ang pagrespeto anuman ang iyong kasarian. Babae ka man, lalaki, LGBT, lahat po tayo merong konting paggalang sa isa't isa. Salamat po, Senador. Meron po kayong 30 seconds para huwag magpigil. Sige po. Lahat naman ito sa kwarto yan. Mm. Hindi mo naman ginagawa sa... So what's the problem? Hindi mo naman you don't flaunt it in public. And I said, if you have to do it, I said, I'm separated from my wife. And then yung isang asawa ko nasa Amerika, yung nurse. So, far and wide, in between those years, it's biology. Actually, it is biology. Okay. Salamat po, Mayor.
Magkakaharap po naman ngayon ni Senator Poe, si dating DILG Secretary Mar Rojas. Senadora Poe, narito po ang inyong tanong. Sa lahat ng mga kandidato sa entablado ngayon, kayo po ang may pinakamanipis na resume pagdating sa government service. 2 taon bilang MTRCB chairperson at nangangalahati pa lang po kayo sa inyong termino bilang senador. Sa tingin nyo ba ay may napatunayan na kayo sa larangan ng serbisyo publiko para maging pangulo ng ating republika? Jessica, alam mo, talagang hindi ko pinagkakaila. Sa lahat sa kanila, ako ang pinakabago rito. Pero sa ating mga kabataan, alam ko, alam ninyo ang kanta ng Glock 9. Kayo mga nakaupo, subukan nyo naman tumayo para maramdaman nyo ang aming kilagayan, ang kinalalagyan ko. Sa tingin ko, sa lahat sa kanila, ako nga may pinakamaikli na karanasan, pero nakikita ko bilang isang nanay kung anong pangangailangan ng isang pamilya. Sa aking maikling karanasan sa gobyerno, ako po ay nakapaghawak ng isang executive position na may management requirement. At mismo na rin si Senator Miriam ang nagsabi na ang Senado ay pwede talagang mas mahirap pa na trabaho kung talagang ginagawa mong iyong trabaho. Ako po ay nabigyan ng pribileyo na makadebate si Senator Miriam. Kaya nga napasa namin sa Senado ang Freedom of Information. Yung mga batas na aming itinulak ay pagkain para sa mga bata. Yung mga batas o yung mga budget pala na aming tinulak, pagkain para sa mga bata, para sa mga magsasaka, higit sa lahat, pag-iimbestiga na walang kinikiling. Kaibigan man o kaaway. So para sa akin, ang aking karanasan bilang isang teacher, bagamat minamaliit ng iba, hindi po tayo makakarating sa puntong ito kung hindi dahil sa isang guro na nagmalasakit at nagturo sa atin kung anong tama at mali at kung anong naaayon para sa ating mga paksa. Kaya po sa ating mga kababayan, pare-pareho lang naman ang problema ng Pilipinas eh. Pare-pareho nandyan. Wala pong proof na pag matagal ka na sa pwesto, mas magaling ka. Secretary Rojas, ano po ang reaksyon nyo sa sinabi ni Senator Poe? It should be recalled that you once asked her to be your running mate or your vice presidential candidate. Tama ka dyan, Jessica. No? Inanyayahan natin si Senadora Poe na sumama dahil nga sa pagkilala na tulad ng sinabi ninyo ay manipis yung kanyang karanasan sa pamumuno. At siguro ipagpaumanhin ng aking kaibigan si Senadora Grace Poe na ang pagiging pangulo ay hindi OJT. Kinabukasan, buhay, kaunlaran ng 100 milyong Pilipino ang nakasalalay dito. Kaya may tamang panahon para sa lahat. At para sa akin, yung karanasan ay isa sa pinakamahalagang katangian para sa pagiging pangulo. Paano mo malalaman kung binubola ka o hindi? Paano mo pipiliin kung anong rekomendasyon ng 2 magkaibang rekomendasyon ng mga cabinet secretary ang iyong pagdidesisyonan? Ito yung mga malalaking desisyon na kailanganin gawin ng susunod na pangulo at mahalaga yung tamang karanasan, malinis na karanasan para diyan. Senadora Poe, ang inyo pong counter rebuttal. Meron po kayong 30 seconds. Jessica, Mike, alam ko naman kung binobola ako o hindi. Kahit na maikli ang aking panunungkulan sa gobyerno. Unang-una, tama si Secretary Mar, nakatatlong administrasyon na siya dyan. Nabigyan na ng ilang mga responsibilidad sa gobyerno. Pasensya na rin po. Pero marami rin akong inimbestigahan katulad ng DILG at dun sa DOTC sa MRT. At sa tingin ko naman, hindi mo kailangan ng napakahabang karanasan para malaman na kulang ang tulong ng gobyerno sa transportasyon sa ating bayan at kulang ang tulong ng mga gobyerno para magkaroon tayo ng kapangyarihan. Maraming salamat po, Senadora po. At ngayon naman, ang one-on-one po ni na dating Secretary Mar Rojas at Vice Presidente Jojo Barbinay. Secretary Rojas, ang tanong para sa inyo. Sa inyong mga panayam, ipinagmamalaki ninyo ang mga nagawa ng daang matuwid. Katulad ng pagpapatayo ng mga silid-aralan o mga classrooms, ang programa ng DepEd, ang Pangtawid Pamilya Pilipino Program na pinamumunuan ng DSWD. Pero sa inyo namang panunungkulan bilang sekretary ng DOTC at DILG, iniuugnay at nangyari daw ang mga kapalpakan sa pangangasiwa ng MRT at sa mga umano'y mabaga na pagkilos bilang hepe ng DILG tulad nung tumama ang superbagyong Yolanda. Base sa inyong track record sa DOTC at DILG, paano po nyo patutunayang kayo
ay may kakayahan maging isang epektibong presidente ng Pilipinas. Meron po kayong 90 seconds, Mr. Secretary. Salamat, Mike. Simulan natin sa DOTC. Nung ako po'y nasa DOTC, mahigit 100 kontrata sa halagang humigit kumulang 100 bilyon ang napabid namin na walang anomalya, walang alingaungaw, walang kontrobersiya. Yan nangyari lahat yan. Ports, airports, ibang mga infrastruktura na nangyayari at ginawa hanggang sa ngayon. Pangalawa, sa MRT, bakit ko tinanggihan ang proposal ng pribadong sektor na magpatuloy ang kanilang kontrata sa MRT? Dahil gusto nilang pahabain ito ng 15 dagdag na taon, itong maanumalyang kontrata na ngayon ay ang sanhi ng problema natin. Plus, dadagdagan pa nila yung singil sa ating mga pasahero. Kaya tinanggihan ko yan. Diyan nagsimula yung ating paghahanap ng makabagong paraan para magkaroon tayo ng mga tren. Ang mga tren ay naandyan na, parating na, at ngayon ay sa susunod na mga buwan ay mapapakinabangan na ng ating mga kababayan. Pagdating naman sa DILG, ang Yolanda ang pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo. Ang buong gobyerno ay naandun. Nandun ako bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Hindi ako bumitiw hanggang nag-stabilize ang sitwasyon at hindi ako tulad ng iba na dumating, nag-helicopter, nag-turista, umalis at marami na ngayong sinasabi. Maraming salamat po, Kitare. Babalikan po natin si Vice President Binay. Mr. Vice President, sangayon ba kayo sa sinabi ni Sekretary? Matagal kayo naging miyembro ng gabinete, ha? Kasama niyo siya. Sige po, Mr. Vice President. Eh, alam po ninyo, hindi ho mangyayari kung ako ho ang napalagay doon sa pwesto ni Secretary Rojas. Yung bang analysis paralysis, ako ho is a decisive and effective leader. Hindi ho ako paulit-ulit, walang dinidesisyonan. Eh, yung PPP, iisa pa lang o dadalawa pa lang. Eh, kailangan ho natin yung PPP ngayon para magkaroon ho tayong pagbabago sa ating mga infrastructure needs. Kung ako ang pinatutungkulan ni Secretary Rojas dun sa pagkaka-helicopter, ba, eh yung helicopter, marami kong nakita. Ha? Siya, eh nasan ho siya? Pagkatapos nung lumindon at mangyari yung lahat yung sa Leyte, nawala na siya. Kaya naman, grabe ang galit sa kanya ng mga taga-Leyte dahil sa kapalpakan niya sa paghawak sa problema ng Yolanda. Secretary Rojas, meron po kayong 30 seconds pa ho. Sige po. Andun po ako 16 na araw. Hindi ko binitiwan, hindi ko kinalimutan, at hindi ko finoto-op o pinulitika ang ating mga kababayan. Nandun ako simula bago pa dumating ang Yolanda at ginawa ko ang lahat. Matitingnan kita, Mike, at kahit sino sa ating bansa mata sa mata at sabihin lahat ng maaaring magawa sa kapanahunang yun ay nagawa. Maraming salamat po, Mr. Secretary. Up. Yan po, nagtatapos ang round 1 pa lang po ito. Mas mainit sa round 2 dahil ang susunod nating tatalakayin, mga kapuso, ay ang kahirapan at ang pagpapabuti sa buhay ng mga Pilipino. Kilatisin, busisiin ang inyong pipiliin. Nagbabalik po o magbabalik po ang Pilipinas Debates 2016. Samantala, makikita po ninyo ngayon ang ating Twitter heat map. Kapag mas marami pong bilog na pula sa lugar, mas marami po ang tweets na nagmumula riyan. At makikita po natin na umuulan na ang mga tweets tungkol sa debate sa Metro Manila. Umiinit na rin ang diskusyon sa Twitter sa Cagayan de Oro City mismo kung saan po tayo naroon. Ayan po ang ating Twitter heat map. We'll be right back.
Pinagsisisi ko ang inyong kamatas. Tayo ang sundalo ng laos. Puno na ang salot ng katiwalian at dapat na itong galusin. I'm an antipress. If something happens to me, we want somebody young and idealistic to take over the reins of government. We'll be right back.
aminisin ko ang income tax. Tayo ang sundalo ng daan. Puno na ang salot ng katiwalian at dapat na itong lalusin. I'm an antipresident. If something happens to me, we want somebody young and idealistic to take over the reins of government. Live pa rin po tayo mula rito sa Capitol University sa Cagayan de Oro City. At round 2 na po tayo. Ang sunod na isyung pagdidebatehan po ng mga kandidato ay yung lagi nating nagiging paksa tuwing eleksyon, ang kahirapan. Partikular na po natututukan natin paano ba mapapabuti ang buhay ng ating mga kababayan, lalo na yung mga may hirap. Sa mga nakalipas na taon, lumago ang ekonomiya ng Pilipinas. Pero halos hindi nagbago ang poverty incidence o kahirapan sa bansa. Pinakamahirap na sektor ang agrikultura, kung saan kabilang ang mga mangingisda at mga magsasaka. Sa kasalukuyan, milyong-milyong Pilipino pa rin ang walang trabaho. Paano ito tutugunan ng susunod na Pangulo? Para sa round 2, nagbunutan na po ang mga kinatawan ng ating mga kandidato ng kanilang pagkakasunod-sunod. At ang una pong maghaharap ay sina Vice President Binay at si Senadora Poe. Sa round na ito, bubunutin din po natin ang mga tanong para sa ating mga kandidato. At simulan na po natin, mga kapuso, ang unang tanong po ay para kay Vice President Binay. At ito po, bubunutin natin ang tanong mula dito po sa... Si Sidlan, yung bilog na tambiolong gawa sa kristal. Mr. Vice President, meron po kayong 60 seconds para 90. Sa... 90 seconds. Sorry po, 90 seconds. Maraming magsasaka ang baon po sa utang pagkatapos ng anihan dahil sa kababayad sa hiniram nila na pambili ng abono, pag-upa sa lupa, pag-upa sa sasakyan para maibaba ang kalakal nila. Patuloy naman ang pag-angkat natin ng mga mas murang bigas at mas purang gulay na lalong nagpapahirap sa mga magsasaka. May plano ba kayo para matulungan ang ating mga magsasaka nang hindi nadidihado naman ang mga may mamili? 90 seconds, Mr. Vice President. I-modernize po natin ang agrikultura. Bali ba naman ang agrikultura ay napakaliit ng contribution sa GDP natin. Yun hong ating mga magsasaka. Kunin na ho natin yung CARP. Yung CARP po, maganda ang intention doon. Ha? Pero among others, that is to make the lands productive. O kasaman ho dyan yung mga magsasaka na sinasabi nyo naghihirap. Dahil sa yung party ng CARP na yun, tutulungan, sasubsidizing, assistahan ng ating pamahalaan. Fertilizer, iba pang mga post-harvest requirements. Pangalawa, yung irrigation fee po, dapat tanggalin na ho natin yun. Pangatlo, yun kung post-harvest problem. Alam niyo ba mga kababayan na mas malaki ho ang nawawala sa post-harvest kesa dun sa kinikita? Pangatlo, dapat ko tayo mangakit pa ho tayo ng magkakapital para ho meron ko tayong makakatulong dun sa infrastructure requirements. Yan po ginawa namin sa Makati. Ang ginawa po namin sa Makati, maiahon ho ang kahirapan, suportado ho ng pamahalaan. Salamat po, Mr. Vice President. Senadora Grace po, ano po ang reaction niyo sa sinabi ni Vice Presidente? Senadora, you have 60 seconds, Senadora. Importante po para sa ating magsasaka, intindihin natin nila. 7 binubungan nito. Kailangan replanting. Gamitin na natin ang pondo ng coconut levy para dito sa mga magsasaka ng niyog. Importante rin, isipin natin, pwedeng cocoa coir, pwedeng virgin coconut oil, pwedeng cocoa water, pwedeng kung ano-anong mga programa na pwedeng gamitin para dito. Added value para sa magsasaka. Oh, okay. Mr. Vice President, may 30 seconds po kayo. Tumugon, kung Senadora, kung meron man. Wala na ho. At pareho naman ho kami ni Senadora doon ho sa assistance and subsidy coming from government. Ang idadagdag ko lang po, kung ako'y makakapagdagdag, yun hong high-yielding crops, dapat ho mag-shifter rin ho tayo doon. Kasi ang crops natin, basically, is corn, rice, and coconut. Ay yung marami ho tayong lupa na angkop-angkop sa high-yielding crops. Salamat po, Mr. Vice President.
Up next ay ang paghaharap ni na Senadora Grace Poe at Senadora Miriam Defensor Santiago. Senator Poe, narito po ang inyong tanong. Meron po kayong... Hirap na. 90 seconds. Sandali lang po. Ito po ang inyong tanong. Ano po ang gagawin ng inyong administrasyon para matiyak na may pagkain ang 2.5 o 2.6 na milyong pamilyang Pilipino na nagsabi sa SWS na sila ay nagugutom araw-araw? Ang una talaga para sa akin ay dapat magkaroon ng libreng pananghalian sa ating mga public schools dahil yan ay diretso sa tiyan ng mga bata. Hindi po matututo ang ating mga bata at hindi po tatalino kung sila po ay nagugutom. Yan ang pinakauna. Pangalawa po, ang pinakamahihirap na ating mga kababayan ay nasa sektor ng agrikultura. At alam naman po natin na mismo nagtatanim ng palay at bigas, sila po talaga ang bumibili pa ng bigas sa palengke. Kailangan talaga ay bigyan ng tamang subsidiya at least sa paumpisa man lang sa irrigasyon at iba pa para naman mas maging competitive sila. Kailangan na po ng replanting ng ating mga niyog sapagkat tayo po ang fifth largest producer siguro ng niyog sa buong mundo pero hindi natin sila binibigyan ng sapat na suporta. Nasa lagpas 70 billion na po ang nandyan nakatenga lamang na coconut funds na dapat mabigyan ng scholarships itong mga nagtatanim ng niyog para bumaba yung presyo at importante rin na ang ating gobyerno ay bantayan naman sapagkat kung bibigyan natin ng added value o yung matataas na value ng mga crops ng ating mga magsasaka at mag-aangkat tayo ng mga ibang bagay, huwag natin kalilimutan na huwag pa rin natin pababayaan ang sektor ng agrikultura kung tayo mag-aangkap ng mga ibang mga pagkain. So importante po yan sapagkat habang may nagugutom sa ating bansa, hindi natin pwedeng sabihin na nagiging matagumpay ang ating ekonomiya. Ano po ang inyong tugon rito, Senator Miriam Defensor Santiago? Well, 60 seconds po. Promises are very easy to make. But which president of our country, just like us presidentials for 2016, has ever abolished or at least reduced the incidence of poverty in our country? None. I say this with all conviction as former Agrarian Reform Secretary. Kaya pangako lang ang pangako. Saan natin kukunin lahat ng pera na ito na igagastos para sa mga sinasabing mga plano nila? That is the question. Senator Poe, ang inyo pong counter-rebuttal. You have 30 seconds. Kaya siguro napapanahon na magkaroon ng isang may bagong perspektibo. Marami dyan ang namuno na noon bilang Pangulo. Matagal na sila sa gobyerno, marahil hindi na sila nag-iisip ng ibang paraan para makatulong sa ating bayan at sa ating ekonomiya. Nung panahon ni Pangulong Marcos, nagkaroon ng Nutribond. Hindi yan kompleto sa pagpapakain ng mga bata, pero kahit papano, nagkaroon ng feeding program para sa ating pamahalaan. Nung panahon ni Pangulong Erap, yun lamang ang oras kung saan kahit papaano tumaas ang yield ng agrikultura, meron po tayong pag-asa. Kaya lang kailangan tapat, hindi nangungurakot at mabilis kumilos. Maraming salamat po, Senator Poe. Ang makakaharap naman po ni Senadora Miriam Defensor Santiago ay si dating DILG Secretary Mar Rojas. Senator Santiago, pupunutin ko po ang tanong para sa inyo. Masikip ang butas nitong kung ano man ito. Parang Miss Universe yan, fishbowl. Okay. Confidently, masikip. Okay. Lumago po ang ekonomiya ng Pilipinas nitong mga nagdaang taon. Walang kaduda-duda, ang sabi ng nakakarami. At sa pagtatapos ng 2015, umangat ang ating ekonomiya ng 6.3%. Sa kabila nito, malaking porsyento ng ating mga kababayan ang naghihirap. Kung kayo po ang magiging susunod na presidente ng Pilipinas, Senadora, paano nyo ibababa ang mga nagdarahop sa pag-unlad ng ekonomiya at paano nyo susiguraduhin na yung yaman ay hindi mananatili? Ay, si Senadora po, no? Si Senadora Grace? Sandali. Senator Miriam. Sorry po. Si Senadora Miriam ang kausap ko, yes. Senadora. Siya po ang tinatanong ko. Okay. Ay, ito pong tanong, Senadora. Paano nyo susiguraduhin ay yung yaman ay hindi mananatili sa ilan lamang kung hindi bababa sa mas nakakaraming mga Pilipino? Senadora, 90 seconds. Please. Una, bigyan natin, pagandahin natin, ibig sabihin, bigyan natin ng mas maraming pera sa budget ang itong mga factors na ito. Number one, health, ang kalusugan ng ating mga mahihirap. Karamihan sa kanila may mga sakit, hindi na rin makatrabaho. Pangalawa, education.
importante sa tao na edukado siya. Kaya siguro, hindi tama ang ating mga pagpili noon dahil maraming hindi edukado na nagboboto. Pangatlo, rural infrastructure or social welfare improvements. Lahat ng ito nangangailangan na ang ating taxes should either be lowered or raised. Wala tayong eskapo dyan. So, we either have to consent to raise taxes or we should lower taxes. Hindi naman papayag ang gobyerno na kulang sa pera ang ating budget. Kaya, the remedy will be to decrease some taxes. For example, the estate tax should be erased. Paggulo lang yan eh. Naging judge ako, marami akong estate taxes cases na 10 taon na hindi pa ma-resolbar. Pangalawa, real estate tax should be abolished. No, should be piggybacked with a real property tax on the national level. Kaya 2 beses magbabayad. Kaya mahirap labanan ito. Ang kailangan dyan is the will to win. Salamat po, Senadora. Okay, si Secretary Rojas, may reaction kayo. Sige po, Secretary. 60 seconds. Ang masasabi ko lang, no, na tama, lumago ang ating ekonomiya. In fact, fastest growing itong nakaraang 6 na taon or 5 taon kumpara sa nakaraan. Itong paglago ay nakahatid na rin ng kaginhawahan sa ating mga kababayan. Mahigit 2 milyon ng mga tao ay naitawid mula sa poverty line to above the poverty line. Magreklamo man or magquestion man sa datos, pero yan ang datos ng ating NEDA at ng ating mga statistical office. 2 million families ngayon ay hindi nakabahagi ng tinatawag na mahihirap. Dagdag pa doon ay yung ating mga safety nets. May safety net tayo sa PhilHealth ng nakaraang taon. Kung magkasakit ka, kasama ng 6 at kalahating milyong mga pasyente na tulungan ka ng PhilHealth sa halagang 75 bilyones pesos. Kung dati-rati bawal magkasakit, ngayon may kasangga ka ang inyong gobyerno para hindi na mauubos ang laman ng bulsa mo sa kakabayad ng pagpapagamot. Yan ang inihatid ng daang matuwid. Yan ang itutuloy ko sakaling mabigyan ako ng pagkakataon. Salamat po, Mr. Secretary. Senadora Santiago, you have 30 seconds to reply, to react kung gusto niyo pa. As I said, these are all promises way up in the sky. Promises in the sky is the program of government of many officials running for public office. Saan natin kukunin ang pera? Yun ang tinatanong ko. Saan? Sino mabibigay, magdodonate? Mga mayayaman ba? Dadagdagan natin dahilan sa mayaman sila? Malaking problema yung where to source the funds. I can make an entire list from here to there of all my promises to you, but they will each cost taxes. Salamat po. Salamat po, Madam Senator. Mga kapuso, hindi pa tapos ang round 2. Pero ngayon pa lang po, pinapaalam po namin sa inyo na number 1 trending topic sa Pilipinas at sa buong mundo. Worldwide. Ang hashtag Pilipinas Debates 2016. Ito po ay, hihinga lang po tayo. Magandang pangitain yan, Mike. Ibig sabihin, napakarami nating mga kababayan na interesadong sasabihin ng ating mga kandidato. Maganda ito para sa bayan, kaya lahat tayo hihinga muna ng saglit dahil tumitindi po ang ating talakayan ngayong hapon. Kilatisin, busisiin ang inyong pipiliin. At magbabalik po ang Pilipinas Debates 2016. Diyan lang po kayo. Makikita po ninyo ang heat map ng Facebook naman kanina. Heat map ng Twitter. Ngayon po naman, heat map ng Facebook. Ang Davao City at ang Ilocos Norte ang pinaka-aktibo ngayon sa diskusyon sa Facebook tungkol sa eleksyon. Mami, bakit kayo nagre-wrestling ni Daddy sa gabi? Nung bata pa lang ako, mapagmasid na ako noon. Ang dami kong gustong itanong. Minsan nga sa katatanong ko, napapagalitan ako, napapaaway. Pero di ko talaga mapigilin. Talagang gusto ko itanong. What are we fighting for, sir? Natural na sa akin na magtanong, bata o matanda, kaibigan o hindi kilala, may kaya o wala. I ask everyone, wala akong pinalalagpas, kaya naman ako naging bahagi ng Inquirer.
What prevents immediate response to climate change? Here we ask everything. Questions about government, the economy, insurgency and terrorism, sports and entertainment, and any other issue that concerns our readers. Here we ask questions that no one else would ask. What future awaits those burdened by the promises that we don't keep? We question for those who are not able to, for those on the margins of society, for those who have too long been silenced. What can this acquisition do for nation building aside from providing jobs? And when we get recognized for our questions by the Catholic Mass Media Awards, for example, we get encouraged that we must be doing the right thing. But then again, the questions that mean the most to us are the ones you know will change lives. How will you tell your country that the Philippines is a nation of hope? In the end, the best questions are the ones that shape a nation. Questions that spur not only thought, but action. Questions that hold people accountable and turn things around. Questions that move a country forward. What started out as our nature to ask has become our duty. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Kung bakit may mayaman at bakit may naghihirap. At anong pwedeng gawin ng mayaman para sa naghihirap. Tatanungin ko yung masama. Tatanungin ko ang mabait. Tatanungin ko muli ang mabait kung talagang mabait. Tatanungin ko bakit may nasasawi. Bakit may mga sunog, baha at trahedya. Tatanungin ko para hindi na mangyari muli. Tatanungin ko ang boksingero at basketbolista. Ang teacher at fashionista. Ang pari at ang kriminal. Ang mga bossing at mga bodyguards. Tatanungin ko si Manong at Manang. Mga kaibigan. At katrabaho. Si Obama. At ang barangay Tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. For almost two decades, Inquirer.net has been serving the Filipino people with the most up-to-date news stories, when it happens, where it happens. Today, we are redefining what it means to be a multimedia company by creating and distributing a variety of shareable and entertaining content that goes beyond just the headlines, covering the latest in pop culture, lifestyle trends, and technology. Straight to your screens, wherever you are in the world. Inquirer.net, still the most trusted name in news. For almost two decades, Inquirer.net has been serving the Filipino people with the most up-to-date news stories, when it happens, where it happens. Today, we are redefining what it means to be a multimedia company. Bata pa lang ako. Mapagmasid na ako noon. Ang dami kong gustong itanong. Minsan nga sa katatanong ko, napapagalitan ako, napapaaway. Pero di ko talaga mapigilin. Talagang gusto ko itanong. What are we fighting for, sir? Natural lang sa akin na magtanong. Bata o matanda. Kaibigan o hindi kilala. May kaya o wala. I ask everyone. Wala akong pinalalagpas. Kaya naman ako naging bahagi ng Inquirer. What prevents immediate response to climate change? Here we ask everything. Questions about government, the economy, insurgency and terrorism, sports and entertainment, and any other issue that concerns our readers. Here we ask questions that no one else would ask. What future awaits those burdened by the promises that we don't keep?
we question for those who are not able to, for those on the margins of society, for those who have too long been silenced. What can this acquisition do for nation building aside from providing jobs? And when we get recognized for our questions by the Catholic Mass Media Awards, for example, we get encouraged that we must be doing the right thing. But then again, the questions that mean the most to us are the ones you know will change lives. How will you tell your country that the Philippines is a nation of hope? In the end, the best questions are the ones that shape a nation. Questions that spur not only thought, but action. Questions that hold people accountable and turn things around. Questions that move a country forward. What started out as our nature to ask has become our duty. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Kung bakit may mayaman at bakit may naghihirap. At anong pwedeng gawin ng mayaman para sa naghihirap. Tatanungin ko yung masama. Tatanungin ko ang mabait. Tatanungin ko muli ang mabait kung talagang mabait. Tatanungin ko bakit may nasasawi. Bakit may mga sunog, baha at trahedya. Tatanungin ko para hindi na mangyari muli. Tatanungin ko ang boksingero at basketbolista. Ang teacher at fashionista. Ang pari at ang kriminal. Ang inyo pong napapanood ay ang mga nanonood sa gymnasium. Yun o. Sa Capital University sa Cagayan de Oro City. Nasa 1,500 tao ang kasalukuyang nanonood doon live ng ating presidential debate. At nagpapatuloy po ang ating pagkilates sa mga kandidato sa pagka-presidente dito sa Pilipinas Debate 2016. Nasa round 2 pa rin po tayo mga kapuso para talakayin ang issue ng kahirapan at ang pagpapabuti ng buhay ng ating mga kababayan. Okay, si dating DILG Secretary Mar Rojas naman po ang sasalang at ang makakaharap niya po ay ang alkalde ng lungsod ng Davao, Mayor Rodrigo Duterte. Okay. So, Secretary Rojas, binubunod ko na po yung tanong para sa inyo. Biglang lumuwag yung butas nung kayo na. O, ito po. Paunti na ng paunti ang nahuhuli ng mga mangingisda natin. Maswerte na po kung kumita ang mga mangingisda ng 200 piso kada araw. Ano ang magiging programa ng inyong administrasyon para maiangat ang kabuhayan ng mga mangingisda at mapangalagaan ang ating karagatan? Meron po kayong 90 seconds para sumagot. Para sa ating mangingisda, ang pinakamahalaga ay ang murang pautang. Nauubos ang kanilang kapital, ang kanilang kinikita sa kakabayad ng interes at amortisasyon sa kanilang inuutang. Hindi pa nga sila nagpapalaot, iniutang na nila ang kanilang huhulihin. Kaya murang pautang isa sa pinakasusi para sa kanilang kaginawahan. Pangalawa, makabagong teknolohiya. Importante ito. Doon lang sa dagupan, sa ating bottom-up budgeting, may napakagandang project na gagawin natin ito sakaling ako'y maging pangulo sa buong Pilipinas. Nabigyan natin ng fish finder. Ito yung mga radar para sa ating mga mangingisda. Nakikita nila kaagad kung saan yung mga isda. Hindi na-akse ang kanilang panahon at pera sa kakabili ng gasolina. Direkta sila kung saan yung mga isda. Nahuhuli nila ito. Balik, sariwa pa na ibebenta nila sa magandang presyo. Pangatlo, post catch facilities. Ito yung mga chiller, ito yung mga packaging na mahalaga para mas mataas ang kikitain nila kumpara sa kinikita nila ngayon. Sa ngayon, limitado ang kanilang kita dahil nabubulok ang kanilang isda. Pag nagkaroon ng mga post-catch facilities tulad ng mga chiller, tulad ng mga reefer vans, dadalhin ang kanilang huli sa mga pamilihan, gaganda ang kanilang kita. At panghuli, ang pinakamahalaga ay infrastruktura. Infrastruktura para mas madali nila maparating ang kanilang huli sa mga pamilihan. Salamat po, Mr. Secretary. Mayor Duterte, meron po kayong 60 seconds para mag-react. I cannot agree ba kayo kay Secretary Rojas? Yeah, I cannot rebut what he has said because it's all true. Mm-hmm. Gusto ko nga kopyahin kung papayag siya eh. Idagdag ko na lang yung akin. Payag ba kayo? Ano? Oo naman, bakit okay, hindi? Tuloy niyo, Mayor. Well, I said, this is true in every program of government. Ang problema lang ko kasi dito, marami tayong problema in the past. There were a lot of problems to help our fellow men, fisheries, farmers and all.
Ang nakakaproblema ho dito is in the implementation along the way. Because if you have incompetent and corrupt officials, it will be the same. Biyayang dagat was the greatest program of any government. But along the way, sumabog because there was corruption. Mamirian says it all. Wala akong debate sa lahat nila. Problema, incompetence sa mga tao and corruption, eh, hindi yan nakukorek eh. Mm-hmm. Okay. Salamat po, Mayor. Secretary Rojas, 30 seconds. Incompetence and corruption. Secretary, 30 seconds. Nasa sentro ng programa ng Daang Matuwid, nasa sentro ng diwa ng pagkatao ni Mar Rojas, yung anti-corruption. Sa mahigit 20 taon ng panunungkulan, ni minsan hindi nabahira ng ating pangalan ng kahit anong anomalya. Ako galit sa mga korup at hindi ko papayagan na magkaroon ng korupsyon sa aking panunungkulan. Ang importante dito ay itong mga nasabi ko ay nasimulan ng magawa, nasimulan ng matamasa ng ating mga mangingisda at itutuloy ko yan, papalawakin ko yan para mas marami pa ang giginhawa sa ating mga programa. Salamat po, Secretary Rojas. Ang nabunot naman ni Mayor Duterte ay si Vice President Jejo Marvinay. Mayor Duterte, narito po ang inyong tanong. Meron po kayong 90 seconds para po sagutin ito. Ang tanong, isa sa mga problema ng mga magsasaka at mamimili ang pagkakaroon ng mga rice cartel na nasa likod ng smuggling at price manipulation. Paano babanggain ng administrasyon ninyo ang mga rice cartel na ito? Sos, ma'am. Kunyan lang, I'll do it in 3 days. Hulihin ko lang yung gagong, yung when I testified in the Senate, I identified somebody there. Bangayan. He was one of those smuggling rice. Yung cartel nila, madali yan. As president, sabi ko nga, 3 to 6 months, tapos lahat to eh. No, really. I am willing to stay my honor, my position, and my life. 3 to 6 months, malinis itong bayan na ito. Pati yung cartel-cartel na yan. And even those, itong mga 5-6, ang ginagawa, nagpapahiram pa doon sa mga farmers, tapos binibintahan pa ng appliance. Kaya ako sa Davao, sabi ko, stop it. Stop it. Do not oppress the people. Kaya lahat ganito. We would like to build food terminals, and we would like to land bank to come in and give money to the farmers. Then allow them, Department of Trade, to help in the establishment of credit unions, cooperatives. Doon maghiram. And I said, ang pinakamaganda is 1 billion per region. Doon sila magtayo ng kooperatiba nila para kanila ang binabayaran nila. Vice President Binay, ano po ang tugon ninyo sa sinabi ni Mayor Duterte? Alam po ninyo yung problema ni smuggling, makikita po ninyo yung leader. Doon po nagsisimula ang problema. Kasi ang leader, hindi decisive, hindi effective. Alam ang problema eh. Ba't hindi masolusyunan? Kasi hindi marunong mamuno. Ako, yung problema namin, sa amin hindi kami masyado na problemahan ng mga crime, kung ano-ano pa. Dahil sa ako ho, I'm a decisive leader. I hit the ground running. Haharapin ko ho ang problema. Dito, halimbawa, may problema nga dito sa Mindanao dahil dyan sa mga kuryente. Wala eh. Indecisive, ineffective, walang aksyon. May problema, hindi sinusolusyonan. Kaya ho, nagkakaroon ng walang nagagawa sa smuggling. Turn po ni Mayor Duterte para magbigay po ng kanyang counter-rebuttal. 30 seconds, Mayor Duterte. I have nothing to rebut in that statement. If it's just a matter of rebutting, it's useless because it's all good. Problems, I said, is there the money? Because ang pinaka will ininyo coming in, the fundamental duty of a president is see to it that food is available and food is affordable. Yan ho ang problema talaga. Maraming salamat, Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Sarado na po ang round 2. Sa ating pagbabalik, ang third and final round. Ang isyong sunod nating hihimayin, abangan lamang po. Kilatisin, busisiin ang inyong pipiliin. Magbabalik po ang Pili Pinas Debate 2016.
Ito po ang inyong nakikita ngayon ay ang ating discussion trend sa Facebook naman po na mas marami pong mga babae kesa sa mga lalaki ang nakikilahok sa diskusyon sa Facebook sa Pilipinas Debates 2016. Ang kabataan, edad 18 hanggang 25 anyos, ang pinaka-aktibo. Mabuhay ang mga kabataan! Wala ba kayong mga kamay? Para sa mga kabataan, aktibo! Pilipinas, makisa at makibahagi. Tandaan tamang pagbogusto at tamang bilang. Mga bodyguards. Katanungin ko si Manong at Manang. Mga kaibigan. At katrabaho. Si Obama. At ang barangay Tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. And distributing a variety of shareable and entertaining content that goes beyond just the headlines, covering the latest in pop culture, lifestyle trends, and technology. Straight to your screens wherever you are in the world. Inquirer.net, still the most trusted name in news. Masid na ako noon. Ang dami kong gustong itanong. Minsan nga sa katatanong ko, napapagalitan ako, napapaaway. Pero di ko talaga mapigil eh. Talagang gusto ko itanong. What are we fighting for, sir? Natural na sa akin na magtanong. Bata o matanda. Kaibigan o hindi kilala. May kaya o wala. I ask everyone. Wala akong pinalalagpas. Kaya naman ako naging bahagi ng Inquirer. What prevents immediate response to climate change? Here we ask everything. Questions about government, the economy, insurgency and terrorism, sports and entertainment, and any other issue that concerns our readers. Here we ask questions that no one else would ask. What future awaits those burdened by the promises that we don't keep? We question for those who are not able to, for those on the margins of society, for those who have too long been silenced. What can this acquisition do for nation building aside from providing jobs? And when we get recognized for our questions by the Catholic Mass Media Awards, for example, we get encouraged that we must be doing the right thing. But then again, the questions that mean the most to us are the ones you know will change lives. How will you tell your country that the Philippines is a nation of hope? In the end, the best questions are the ones that shape a nation. Questions that spur not only thought, but action. Questions that hold people accountable and turn things around. Questions that move a country forward. What started out as our nature to ask has become our duty. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Kung bakit may mayaman at bakit may naghihirap. At anong pwedeng gawin ng mayaman para sa naghihirap. Tatanungin ko yung masama. Tatanungin ko ang mabait. Tatanungin ko muli ang mabait kung talagang mabait. Tatanungin ko bakit may nasasawi.
Bakit may mga sunog, baha at trahedya? Tatanungin ko para hindi na mangyari muli. Tatanungin ko ang boksingero at basketbolista, ang teacher at fashionista, ang pari at ang kriminal, ang mga bossing at mga bodyguards. Tatanungin ko si Manong at Manang, mga kaibigan at katrabaho, si Obama at ang barangay Tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag, para sa bansang kailangan magtanong, para sa kinabukasan ng ating bayan. Almost two decades, Inquirer.net has been serving the Filipino people with the most up-to-date news stories, when it happens, where it happens. Today, we are redefining what it means to be a multimedia company by creating and distributing a variety of shareable and entertaining content that goes beyond just the headlines, covering the latest in pop culture, lifestyle trends, and technology. Straight to your screens, wherever you are in the world. Inquirer.net, still the most trusted name in news. Mami, bakit kayo nagre-wrestling ni Daddy sa gabi? Nung bata pa lang ako, mapagmasid na ako noon. Ang dami kong gustong itanong. Minsan nga sa katatanong ko, napapagalitan ako, napapaaway. Pero di ko talaga mapigil eh. Talagang gusto ko itanong. What are we fighting for, sir? Natural na sa akin na magtanong, bata o matanda. Kaibigan o hindi kilala, may kaya o wala. I ask everyone. Ito po muli ang isa na namang kuha ng GMA 360-degree camera. Maaaring yung kontrolin yan para makasilip kayo sa loob nitong debate hall. Kaya ano, mga kapuso, magpuntalong po kayo sa gmanews.tv. Live po yan, mga kapuso. Tuloy ang ating pagkilatis at pagbusisi sa mga kandidato sa pagkapangulo dito sa Pili Pinas Debates 2016. Round 3 na po tayo, mga kapuso. Okay, dito. Mga issue pong na kinakaharap ng ating kinaroroonan sa mga sandaling ito, Mindanao, tututukan ng kasama natin na magtatanong po mula sa social media. Itinuturing na food basket ng Pilipinas ang Mindanao. Pero dito rin matatagpuan ng 5 sa 10 pinakamahirap na probinsya sa bansa. Dekada na rin ang binilang ng kaguluhan. Ilang usaping pangkapayapaan ang sinimulan pero bigo pa rin makamit ang pangmatagalang kapayapaan. Ano ang magiging hakbang ng susunod na Pangulo? Makakasama po natin sa pagtatanong sa mga kandidato sa round na ito si John Nery, ang editor-in-chief ng Inquirer.net. Nag-ikot po sila sa Mindanao para kumalap na mga tanong mula sa publiko at ilan nga po riyan ay kasama sa mga posibleng matanong sa ating mga kandidato. Katulad sa round 2, bubunutin pa rin natin ang mga tanong sa mga kandidato. At gaya rin sa round 2, nagbunutan na po ang mga kinatawan ng mga kandidato ng kanilang sequence o pagkakasunod-sunod. Ito na po mga kapuso ang unang sasalang mula sa Mindanao, si Mayor Rodrigo Duterte, na ang makakatapat po ay si dating Secretary Mar Rojas.
Pero bago po yung dalawang yan, si John Nery muna. Maayong gabi, Mike. Mayor Duterte. Yes, sir. Kayo po ang kandidato mula sa Mindanao. Ito po ang inyong tanong. May nagpadala sa amin ng litrato sa social media. Makikita rito ang isang maputik na kalsada at isang ilog na walang tulay sa Zamboanga. Galit na raw ang mga katulad ni Ken Sharif dahil matagal na nilang hinihiling ang maayos na tulay at kalsada. Kung ikaw ang magiging pangulo, paano mo tutugunan ang hinaing ni Ken? At paano mo maiiwasan ang irregularities sa mga infrastructure projects? Meron po kayong 90 seconds. Yes, sir. I will have to tell you that 65% or 64% of the infrastructure projects are here in Manila. I might also want you to know that 19% lang ang binigay sa Region 19. Well, of course, that is the disparity. And that is why the Mindanaoans asking you now, galit na galit siya. Kasi ang aming lawful share sa taxes, hindi ibinibigay. Remember that Mindanao contributes to the country's coffers 54% of the total export earnings in dollars. Magkano yan? Well, it will depend on the given day. But ang Mindanao kasi ang nagbibigay sa agricultural products sa country ito. 19 billion only for Region 11. I don't know how much the others getting. Yan mo. It is this disparity and that is why people are clamoring for a federal government. I-dissipate na muna natin yung central powers, for after all, that is a symbol of our being oppressed of us as a people a long time ago. You have to give us our share and we will, and of course, you have to restore law and order. Salamat po, Mayor. Secretary Rojas, anong reaksyon nyo sa sinabi ni Mayor Duterte? Meron po kayong 60 seconds. Sige po. Salamat. Unang-una ay tutugunan natin ang pangangailangan ng pagtayo ng tulay doon sa kusaamang bayan yon. Pero habang totoo na napag-iwanan ng Mindanao, hindi na po yan ang nangyayari ngayon. In fact, Mindanao today has twice the amount of infrastructure in the last 5 years than it had in the last 12 years. 260 billion pesos ang dumating sa Mindanao itong nakaraang 5 taon kumpara sa 125 billion nung 12 taon ni ERAP at ni, I'm sorry, ni Gloria at ni ERAP. So, hinahabol na natin, lumalaki na ang ating pagtugon sa pangangailangan ng Mindanao. Is this enough? Hindi pa. Kaya tuloy-tuloy ang ating programa na kung saan mas maraming infrastructure, tulad ng nakita natin, paglanding sa Lagindingan, papasok dito, yan nangyari sa Daang Matuwid. Yan ang halimbawa ng mga infrastructure na pinarating natin salamat sa Mindanao. Salamat po, Mr. Secretary. Mayor Duterte, meron ba kayong tanong? 30 seconds. Wala man akong nakitang tuwid dyan dadaan. Puro kulubot man yan. You know, I said this year, the budget was given to Manila, the largest portion of it was like 64%. Mm. Ang binigay sa Region 11, 19 billion. Kanila 64. Well, how can you expect Mindanao to develop? It's a question of money. You do not count the accounts that was given us within the last 5 years. Ang naubos yun sa corruption. Salamat po, Mayor. Salamat po. Sunod namang sasalang ay si dating Secretary Rojas at ang makakaharap niya si Vice President Binay. Ang tanong mula pa rin kay John Nery. Daghang salamat, Jessica. Ginoong Rojas, ang tanong po sa inyo. Sa pinakahuling Pulse Asia survey, lumalabas na pangunahing issue ng mga kabataan sa Mindanao
ang problema ng illegal na droga. Sa buong bansa, 1.7 million ang lulong sa droga. Kapag ikaw ang naging pangulo, paano mo tutugunan ang problemang ito? Ano ang gagawin? Paano ang gagawin sa mga drug cartel? Kailangan bang ibalik ang death penalty para masolusyonan ang problema? 90 seconds, Secretary. Ang droga ay isa sa pinakamatinding problema na hinaharap natin bilang isang lipunan. Walang pamilya sa ating buong bansa na hindi tinamaan sa problema ng droga. Tututukan natin ito, natutukan na natin ito, at tututukan natin ito sa pamamagitan ng sa taas, paghabol, kumbaga sa sibat, yung tinatawag nating lambat sibat. Sibat, hahabulin natin yung mga kartel tulad ng ginawa namin sa PNP nung ako po ay DILG. Mahigit dalawang bilyon ang halaga ng droga na nahuli nung kapanahunan ko. Yan ang mga kartel. Sa baba naman, sa pamamagitan ng lambat, policing. Street, sitio, and house level policing ang kinakailangan. Ganun pa man, hindi natin malulutas ang problema ng droga kung aasahan natin ang pulis lang. Ito'y problema ng buong lipunan. It takes all of us coming together. Mga guro, mga magulang, mga kapitbahay, lahat po ng lipunan ay dapat magtulong-tulong para malutas natin ang problema ng droga. Hindi ito madali. Malaking pera ito, kasama na yung mga corrupt, iba politiko, iba mga pulis. So anti-corruption pa rin ang pinakamahalagang sandata para malabanan natin ang droga. Ang inyo pong reaksyon, Vice President Binay, 60 seconds. Unang-una na, ang problema po dyan ay mahina ang enforcement. Nandyan na po, nalalaman ng mga illegal drug syndicates. Ano ho ang ginawa? Wala masyadong nahabla. Kung may nahabla naman, wala naman nung nangyayari. Kasi, isa pa, hindi ho effective eh. Hindi ho decisive ho ang ating leadership. Ako, sa Makati, hindi ho na inabutan kong problema po yan. Yung problema ng droga. Pero ako ho, decisive. Wala tayong papayagan yung mga kaso ng illegal drug syndicates. Ako, tuwing maghaharap-harap kami, tinatanong ko, oy, ano na ba ang mga kaso? Nagawa na ba? Na-solusyonan na ba? Sa ulitin ko, yung banggit sa death penalty, hindi ako naniniwala sa death penalty. Gawa po ng Diyos yan. Hindi ko dapat natin gawin yan. Ulitin ko, kailangan lamang ko decisive ang pagharap sa problema. Yon ang wala. Kaya ko nagiging problema. Counter-rebuttal, Secretary Rojas, 30 seconds po. Nabanggit ni Vice President Binay ang Makati. Pero hindi ba ang totoo, dalawa ang Makati? Makati ng mga Ayala na maunlad, maraming trabaho. At Makati ng mga Binay na mahirap pa rin. Comembo, Rembo, nandyan pa rin ang mga mahihirap, nandyan pa rin ang mga droga. In fact, Makati has the highest drug rate. Lahat ng mga mayayaman dyan, lahat ng clubs, bawat Biyernes, Sabado, nandyan laganap ang droga sa Makati. Maraming salamat po, dating DILG Secretary Mar Rojas. Pwede ba ako sumakot? Mabilis na po. Sige po, Vice President. Ewan ko kung saan yung statistics ni Mr. Rojas. Hindi ho naging problema sa amin ng droga. Yung Embo, naku, masay ho ang mga tao doon. Kasi mga lupa doon na ibigay ko. At malaki na ang halaga. Wala hong kahirapan sa Rembo. Sa buong Makati, nakapag-deliver po kami at naingat po namin ang buhay ng bawat taga-Makati. Okay, maraming pong salamat. Daling ko po si Vice President Binay sa mga housing na kung saan nila nilagay ang mga nailipat nila, okay, para makita kung gaano kahirap pa rin ang, okay, mga tao na nailipat. Sige po, nila. Babalik po tayo sa ating sequence. Mamaya po, kay mag-alala, itutuloy po nila yan. Gusto nyo? Palakpak kung gusto nyo. Yun! Yun, oh! Sandali lang po. Mr. Vice President Binay naman. Si ngayon, Vice President Binay. Opo. Makakaharap si Senadora Miriam Defensor Santiago. Puntahan po muli natin si John Nery. John? Salamat, Jessica. Mr. Vice President, ito po ang tanong para sa inyo. Sa pag-iikot namin sa Mindanao, lumalabas na nais ng mga kabataan
na maipasa ang anti-political dynasty bill. Kayo po ay kabilang sa isang political dynasty. Ito ba, paano niyo bibigyan ng prioridad itong panukalang batas na ipasabuhay ang constitutional provision laban sa political dynasty? Meron po kayong 90 seconds. Unang-una po, kailangan maging maliwanag ko kung ano ba ko talaga ang dynasting tinutukoy. Oo nga't nandyan na po sa saligang batas, yung labanan ang dynasty, pero hindi ko magkasundo kung ano ba ko talaga ang definition ng dynasty. Pangalawa, bakit naman ho magkakaroon ng batas para pagbawalan yung gustong magtrabaho? Qualified naman at mahahalal naman sa isang malinis at marangal na halal. Hindi naman ho garanti na porking kamag-anak mananalo. Ang menina, tagdad ang anak, asawa, lahat ho natatalo. Uulitin ko lamang, kailangan lamang po magkaroon ng malinis at marangal na halalan. Palagi ko nagsimula itong issue ng sa dynasty. Dahil sa mga unang panahon, pagkakamag-anak na overspending, patayan at iba pa. Pero kung qualified, gustong magtrabaho, bakit naman ho? Basta't dadaan lamang sa isang marangal at malinis na halalan. Salus populi, sabi nga, gusto ng tao. O bakit naman ho ninyo haharangin dahil lang dahil sa kamag-anak? Salamat po. Tapos po, Mr. Vice President. Okay. Salamat po, Mr. Vice President. Senadora Miriam Defensor Santiago, reaction please. You have 60 seconds, Senadora. The anti-dynasty provision is found most of all in our Constitution. And it is a basic principle of constitutional law that anything written in the Constitution, without more and without less, should be literally applied if possible. Sinabi na ng Constitution hanggang ngayon, hindi pa na sa batas yung aking bill ng anti-dynasty. Kaya hindi natin define kung sino mga members ng dynasty, anong mga patakaran para masubsume sila, ma-form part sila ng isang dynasty. Dapat may batas na ganun. Yun ang sinasabi ng mga membro ng Kongreso na malabo. Ang totoo dyan, self-interested sila. Gusto nila ang dynasty kasi mga dynasty ang mga pinanggalingan nila o pupuntahan nila. Ngayon, kung ayaw nila nun, then we have to amend the Constitution. But while it is there, it must be obeyed. The Constitution is always and always supreme. Salamat po, Senadora. Mr. Vice President. Excuse me po, ano po masasabi niyo dyan? 30 seconds. Si Miriam, mayroon po siyang anak na halal. Kung malabo ang definition ng dynasty, yan ang problema natin. Tama po si Miriam. Meron sa Constitution. Ang problema, walang implementation na batas. Kaya ako tayo nagkakagulo pa. Okay, maraming salamat po, Mr. Vice President. Si Senadora, parang... Kailangan sagutin niya kasi may nabanggit uli. Parang may gusto kayo sabihin kanina. Sige na nga, Senadora. Sige, may kilang. Meron pa kayong gusto sabihin? Hindi. Napatingin kayo Yeah. Kasi mali ang sinabi. Ang anak ko noon tumakbo na party list representative. After one term, he did not run for another post. So, wala po kayong anak sa gobyerno ngayon? Wala. Okay, salamat po. Claro. Ang round 3, pagpapatuloy po natin maya-maya lang. Kilatisin, busisin, pakinggan ang inyong pipiliin. Magbabalik pa po ang Pilipinas Debates 2016. Sa datos po ng Twitter, Jessica? Mataas na mataas po talaga ang interest ng publiko sa mga usapin kaugnay sa poverty and development. Dapat lang, yan ang pangunahin nating problema Kasunod po naman yan ang peace and order, track record, Mindanao issues at corruption. Pilipinas, ipaparinig ang ating tinig. Pilipinas. Wala akong pinalalagpas, kaya naman ako naging bahagi ng Inquirer. What prevents immediate response to climate change? Here we ask everything. Questions about government, the economy, insurgency and terrorism, sports and entertainment, and any other issue that concerns our readers. Here we ask questions that no one else would ask. What future awaits those burdened by the promises that we don't keep? We question for those who are not able to, for those on the margins of society,
for those who have too long been silenced. What can this acquisition do for nation building aside from providing jobs? And when we get recognized for our questions by the Catholic Mass Media Awards, for example, we get encouraged that we must be doing the right thing. But then again, the questions that mean the most to us are the ones you know will change lives. How will you tell your country that the Philippines is a nation of hope? In the end, the best questions are the ones that shape a nation. Questions that spur not only thought, but action. Questions that hold people accountable and turn things around. Questions that move a country forward. What started out as our nature to ask has become our duty. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Kung bakit may mayaman at bakit may naghihirap. At anong pwedeng gawin ng mayaman para sa naghihirap. Tatanungin ko yung masama. Tatanungin ko ang mabait. Tatanungin ko muli ang mabait kung talagang mabait. Tatanungin ko bakit may nasasawi. Bakit may mga sunog, baha at trahedya. Tatanungin ko para hindi na mangyari muli. Tatanungin ko ang boksingero at basketbolista. Ang teacher at fashionista. Ang pari at ang kriminal. Ang mga bossing at mga bodyguards. Tatanungin ko si Manong at Manang. Mga kaibigan. At katrabaho. Si Obama. At ang barangay Tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Almost two decades, Inquirer.net has been serving the Filipino people with the most up-to-date news stories, when it happens, where it happens. Today, we are redefining what it means to be a multimedia company by creating and distributing a variety of shareable and entertaining content that goes beyond just the headlines, covering the latest in pop culture, lifestyle trends, and technology, straight to your screens wherever you are in the world. Inquirer.net, still the most trusted name in news. Mami, baka kayo nagre-wrestling ni Daddy sa gabi? Nung bata pa lang ako, mapagmasid na ako noon. Ang dami kong gustong itanong. Minsan nga sa katatanong ko, napapagalitan ako, napapaaway. Pero di ko talaga mapigil eh. Talagang gusto ko itanong. What are we fighting for, sir? Natural na sa akin na magtanong. Bata o matanda. Kaibigan o hindi kilala. May kaya o wala. I ask everyone. Wala akong pinalalagpas. Kaya naman ako naging bahagi ng Inquirer. What prevents immediate response to climate change? Here we ask everything. Questions about government, the economy, insurgency and terrorism, sports and entertainment, and any other issue that concerns our readers. Here we ask questions that no one else would ask. What future awaits those burdened by the promises that we don't keep? We question for those who are not able to, for those on the margins of society, for those who have too long been silenced.
What can this acquisition do for nation building aside from providing jobs? Nang 30,000 piso at pababa. Si Pinay ang may nang... Alamilisin ko ang inyong income tax! Tayo ang sundalo ng daan. Umuna ang sahib ng katiwalian at dapat na itong lalusin. If I'm elected president and something happens to me, we want somebody young and idealistic to take over the reins of almost 2 decades, Inquirer.net has been serving the Filipino people with the most up-to-date news stories, when it happens, where it happens. Today, we are redefining what it means to be a multimedia company by creating and distributing a variety of shareable and entertaining content that goes beyond just the headlines, covering the latest in pop culture, lifestyle trends, and technology. Straight to your screens, wherever you are in the world. Inquirer.net. Nagbabalik po tayo dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, dito sa Mindanao, para sa pagpapatuloy ng Pilipinas Debates 2016 at magpapatuloy po tayo sa Round 3. Ito po, mga kapuso, pero bago po yan, may mga nagtatanong po yung nakikita sa tenga ni Vice President Binay. Ang tawag po dyan sa aming propesyon ay override o yung tinatawag na in-ear monitor. Ganito po yun. Oh, mga kapuso, meron po kaming lilinawin. Nakakabit po yun, ang naririnig po doon ay yung audio o tunog na on the air o sa himpapawid ng debate. Oh, lahat po ng kandidato, inalok po namin, lagyan yan. Dapat maklaro po namin sa inyo yon. At tanging, ang nagpalagay lang po niyang override ay si Vice Presidente Binay. Salamat po. Ang ating pong hinihimay ngayong round 3, mga isyong kinakaharap ng Mindanao at mga tanong mula po sa ating mga netizen. Ito na pong susunod na magtatapatan. Senadora Miriam Defensor Santiago at Senadora Grace Poe, ang dalawang babaeng kandidato sa pagka-presidente. Balikan natin si John Nery. John. Salamat, Mike. Ito po ang susunod na tanong para kay Senadora Santiago. May mga nagsasabing para madepensa ng Pilipinas sa sigalot sa West Philippine Sea, kailangan natin ang EDCA or Enhanced Defense Cooperation Agreement. Pero pangamba naman ng ilang kausap namin, lalo na dito sa Cagayan de Oro, na ang mga lugar, katulad ng Lumbia Airport, ay gagamitin para sa EDCA ay magiging militarized. Kayo po ba ay pabor sa EDCA? Kung hindi, ano ang nakikita ninyong alternatibo para madepensahan ang Pilipinas laban sa banta mula sa China? 90 seconds po. I am against the EDCA. In fact, I was the sponsor and author of the resolution in the past in the Senate expressing the sense of the Senate that the EDCA should first pass the Senate, which is what happens to all other treaties. Bakit ito pinirmahan lang ng mga opisyales ng Executive Department na hindi binigay sa Senado na lahat ng ibang mga treaty, ganun ang paraan noon. Kaya galit talaga ako dyan dahil parang nagsusunod-sunuran tayo. Itong dalawang higante, ang China at ang United States, parehong gustong kontrolahin ang Pilipinas. Bayaan mo na kung anong mga ambisyon nila sa sarili nila, pero huwag nila tayo idamay. Kaya pareho lang yan na mga ganil. Ang China, gusto niya lahat ng produce, kanya na. Kaya ayaw makipag-usap sa atin ang China ng one-on-one. Pilipinas, halimbawa, at saka China, Vietnam and China, ganon. Ang atin naman gusto ay collective. Lahat ng ASEAN, magkasama-sama sila, sampu sila, at kausapin nila ang China. Ngayon,
ayaw ng China yon. Kaya hindi na talaga ma-resolvar yan. Pero ang katotohanan dyan ay parehong gusto na kontrolahin itong South China Sea na tinatawag or West Philippine Sea. Nitong dalawang bansa na ito. We let us stand for our sovereign rights. I am willing to join any movement to declare our independence from imposed sovereignty. Salamat po, Senadora. Salamat po. At Senadora po, meron po kayong 60 segundo, 60 seconds para sa inyong reaction. Sige po. Sang-ayon ako kay Senator Miriam na dapat talaga ay dumaan ito sa Senado para masuri kung ito ba'y bagong kasunduan o hindi. Ito po ang ilagay natin sa ating isip. Wala pong isang bayan na mag-iisip kung anong mas maganda para sa kanilang kapitbahay o sa kanilang kaalyado. Ang una nilang iisipin ay ang kanilang sarili. Ngayon, isipin natin ang ating sarili. Anong pwede natin makuha sa kasunduang ito? Oo, nandyan sila, isang bigate na pwede tayong bantayan. Pero naalala ba ninyo, noon nandito yung base militar, kahit papano binabayaran tayo ng mga Amerikano. Pero ngayon, dahil dito sa EDCA, libre ang kanilang pagiging dito. Itong masasabi ko, kahit na maliit na bansa tayo, ikumpara natin sa China, bakit ang Singapore, pwede nilang palakasin ang kanilang military. Hindi sila basta-basta inuuto ng mga ibang bansa. Kaya rin natin yan. Ngayon, paunti-unti, palakasin natin ang ating military. Kausapin natin ang China constructively, pero let's take a leadership role in the ASEAN so that we can follow a particular code and conduct okay. That will be followed by the other countries in the ASEAN. Po. Salamat po, Madam Senator. Senadora, you have 30 seconds. Yes. There will always be different levels of negotiation between the Philippines and other foreign countries that we deal with. The first track is always to exchange notes. For example, the Philippines already protested the activities of China in these disputed seas. That's the first track. But it has had no effect. Walang epekto. Kaya we have to go to the second track. We have to negotiate with China together with other Asian countries. Maraming salamat po, Senadora Santiago. Up next, ang pag-aharap ni Senadora Grace Poe at Mayor Rodrigo Duterte. Balikan po natin muli si John Nery. Salamat, Jessica. Ito po yung tanong para kay Senadora Poe. Hindi na ipasa ang Bangsamoro Basic Law dahil na rin siguro sa nangyari sa Mama Sapano. Kapag kayo po ang nahalal, isusulong ba ninyo uli ang BBL or meron kayong ibang programa? Yung paglina po sa nangyari sa pagpatay kay Marwan, kasama po yan sa solusyon? Mr. Nery, 90 seconds. Mr. Nery, ang nais ko po ay magkaroon ng isang transparent, inclusive at sustainable na pag-uusap at saka kasunduan. Kailangan talaga sa pagbuo ng bagong kasunduan o pagtulak nito, kailangan isama natin lahat ng mga grupo. MILF, ERMANLF, lahat ng mga grupo, hindi lang Maguindanaoan, kundi Tausog, Maranao, Badyao, kung ano pa, pati yung mga IPs, pati mga Kristiyano dito sa Mindanao na bumubuo nito. Pangalawa, habang nag-uusap tayo, kailangan ay sundan natin ito ng mga proyekto para sa Mindanao. Ako po ay isa sa mga gustong magtulak talaga na magkaroon tayo ng Mindanao Rail. Noong 1992 pa po ito pinag-uusapan, siguro nasa lagpas 70 billion ito. Kaya na natin ito tugunan sa mga panahon na ito. Kailangan rin natin ayusin ang problema sa kuryente dito sa Mindanao. Kailangan natin i-rehabilitate ang Angus at Pulangi Dam sapagkat ito po ay heavily silted na. Imbis na 900 megawatts, nagiging 600 megawatts of power lamang ang nabibigay dito. Importante na magkaroon ng trabaho dito sa Mindanao. Kaya nga po sa aming budget, kasama dyan ang infrastruktura, 2,000 kilometers na kailangan natin pasimento at ipaayos. Magbibigay ng temporary na trabaho, pero pagkatapos nun, mahihikayat natin ang turismo at ang mga mamumuhunan dito na pumunta dahil mas maayos na ang mga kalsada. Kasama sa usap ng kapayapaan ay development. Rebuttal, reaction, Mayor Duterte, meron po kayong 60 seconds. Let me focus on Mindanao, on what it is happening today. With the failure of BBL, there is a great, great hurt there. Unless I said we can come up with another card, which is federalism, nothing at all can appease Mindanao. Yan ang nangyari dyan. And that is why it is very important na kung ako ang pupunta dyan, I would not only offer the BBL with the same configuration, but I will offer federalism to all, pati kay Norbisuari on the western side.
that would maybe appease everybody because every moro politico would really like to see federalism kasi pabalpak na ang BBL. And we have to do this because I said nothing short will appease and bring peace to Mindanao. Yan ang importante sa lahat dyan. You have to right the historical wrong committed against the Moro people. Counter rebuttal reaction, Senadora Grace Poe, ano po ang inyong tugon? 30 seconds. Ginagalang ko ang sinasabi ni Mayor Duterte, talagang kailangan pag-usapan natin kung makakabuti yung federalismo sa ating bayan. Ang pinakamalapit na example ng federalismo ay ang ARM. Ngayon, gawin natin to sa umpisa ng termino ng isang pangulo kung ano makakabuti. Pero sa tingin ko, ang kailangan ng ating mga kababayan ay devolution of powers kung saan ang local government mas may prerogative sa paggasta ng kanilang pondo. Sa ngayon po, dapat 40%, pero less than 30 or mga 30% lang ang nabibigay sa local government. Mali po yun. Kailangan ay taasan natin. Maraming salamat po, Senadora Po. Ito po, tapos na po ang round 3, mga kapuso. Susunod! Mapapakinggan nyo na po ang mga huling salita ng mga kandidato para sa hapon na ito. Closing statement. Tawag po nila dyan, closing statements, mga kapuso. Gusto nyo pa? Sige po, sandali lang. One hour each? Sir? One hour. Now. We're good until 9. Give us time to explain further or what we'd like to present to the people. Patay. One more hour daw. Kay Latisin Busisin po ang inyong pipiliin. Magbabalik po, mga kapuso, ang Pilipinas Debates 2016. 1 hour? Hi girls. For our questions by the Catholic Mass Media Awards, for example, we get encouraged that we must be doing the right thing. But then again, the questions that mean the most to us are the ones you know will change lives. How will you tell your country that the Philippines is a nation of hope? In the end, the best questions are the ones that shape a nation. Questions that spur not only thought, but action. Questions that hold people accountable and turn things around. Questions that move a country forward. What started out as our nature to ask has become our duty. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Kung bakit may mayaman at bakit may naghihirap. At anong pwedeng gawin ng mayaman para sa naghihirap. Tatanungin ko yung masama. Tatanungin ko ang mabait. Tatanungin ko muli ang mabait kung talagang mabait. Tatanungin ko bakit may nasasawi. Bakit may mga sunog, baha at trahedya. Tatanungin ko para hindi na mangyari muli. Tatanungin ko ang boksingero at basketbolista. Ang teacher at fashionista. Ang pari at ang kriminal. Ang mga bossing at mga bodyguards. Tatanungin ko si Manong at Manang. Mga kaibigan. At katrabaho. Si Obama. At ang barangay Tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Still, the most trusted name in news.
For almost two decades, Inquirer.net has been serving the Filipino people with the most up-to-date news stories, when it happens, where it happens. Today, we are redefining what it means to be a multimedia company by creating and distributing a variety of shareable and entertaining content that goes beyond just the headlines, covering the latest in pop culture, lifestyle trends, and technology. Straight to your screens, wherever you are in the world. Inquirer.net, still the most trusted name in news. Bata pa lang ako. Mapagmasid na ako noon. Ang dami kong gustong itanong. Minsan nga sa katatanong ko, napapagalitan ako, napapaaway. Pero di ko talaga mapigil eh. Talagang gusto ko itanong. What are we fighting for, sir? Natural na sa akin na magtanong. Bata o matanda. Kaibigan o hindi kilala. May kaya o wala. I ask everyone. Wala akong pinalalagpas. Kaya naman ako naging bahagi ng Inquirer. What prevents immediate response to climate change? Here we ask everything. Questions about government, the economy, insurgency and terrorism, sports and entertainment, and any other issue that concerns our readers. Here we ask questions that no one else would ask. What future awaits those burdened by the promises that we don't keep? We question for those who are not able to, for those on the margins of society, for those who have too long been silenced. What can this acquisition do for nation building aside from providing jobs? And when we get recognized for our questions by the Catholic Mass Media Awards, for example, we get encouraged that we must be doing the right thing. But then again, the questions that mean the most to us are the ones you know will change lives. How will you tell your country that the Philippines is a nation of hope? In the end, the best questions are the ones that shape a nation. Questions that spur not only thought, but action. Questions that hold people accountable and turn things around. Questions that move a country forward. What started out as our nature to ask has become our duty. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Kung bakit may mayaman at bakit may naghihirap. At anong pwedeng gawin ng mayaman para sa naghihirap. Tatanungin ko yung masama. Tatanungin ko ang mabait. Tatanungin ko muli ang mabait kung talagang mabait. Puso, narito pa rin po tayo live mula sa Capitol University sa Cagayan de Oro City para sa huling bahagi na po ng ating Pilipinas Debates 2016. Kasama pa rin po natin lahat ng ating mga kandidato sa pagkapangulo. Mga kapuso, nito pong nakaraang linggo, nagpunta po kami sa bayan ng Pikit sa North Cotabato dito sa Mindanao. Nakilala po namin ang isang estudyante sa grade 5 na nakikita nyo yan. Si Norisa po yan. Nalungkot po. Malungkot po ang kwento niyang si Narisa dahil hawak po siya ng kanyang ama nang siya ay nabaril sa isang rido. 3 kilometro lang po naman ang layo mula rito sa ating kinaroroonan ngayon. Nakilala ko si Nanay Nening, 71 years old. Ang tanging ikinabubuhay nilang mag-asawa ay ang pagbebenta ng panggatong. Kada buwan, 300 piso lang ang kanilang kita. Ayon sa kanya,
kung mahirap sila noon, mahirap pa rin po sila hanggang ngayon. Kasama sina Nornisa at Nanay Nining sa mahigit 100,000,000 Pilipino na nais po ninyong pamunuan. At para po sa pangwakas na pananalita, closing statements ngayong gabi, pakisabi na rin po sa mga nakikinig at nanonood sa Pilipinas at buong mundo, bakit kayo ang dapat maging susunod na kandidato, presidente ng Republika ng Pilipinas? Bibigyan po namin kayo ng tig isang minuto para riyan. Alphabetical ulit po ang ating sequence o pagkakasunod-sunod. Ito na po, mga kapuso, kukunahin natin si Vice President Chejomar Binay. Mr. Vice President, 60 seconds po. Batay po sa aking karanasan at tamang pamamahala at pagmamalasakit sa ating kapwa, lalo-lalo na sa mahirap, yan hong pagharap sa problema ng kahirapan ay dapat po nating harapin sapagkat problema pa rin po yan. Kaya po ba hunan, tigilan na po natin yung underspending. Sinasabi ko, pagka underspending, underperformance, hindi nagagamit yung dapat paggamitan. Pagka maraming namamatay kasi hindi nabibigyan ng tamang gamot, hindi makapagpapasok sa ospital. Underspending, nakaka-apekto yan, nadidelay ang performance. Yung mga infrastructure requirements po natin na makakatulong po yan dahil sa magpapadami ng kabuhayan, hindi ko nagagawa. Kaya ho, kailangan po tayo na magdagdag at gastusin ang pera para magbago ho ang ating buhay. Sunod po naman si Senadora Miriam Defensor Santiago, 60 seconds po. We are here looking for a real leader of the Philippines who will implement all the valuable suggestions that were made here this evening. But this is not a personality contest. This is not a show for entertainment. This is a show to educate the Filipino voter on what his own responsibilities are in addition to those that are being assumed by the presidential candidates. One, there should be academic excellence. Dapat naging head of the class or at least naging honor student. Dahil kung hindi mo naman marunong yon, ano ngayon ang ibibigay niyang dulong sa atin? Pangalawa, may professional excellence. Kung naging professional yon, dapat binigyan siya ng mga award ng mga kapwa professional niya dahil sa hanga sila sa kanya. But third and most important, we should have moral excellence. Dapat ang binoboto natin walang bahid sa kanyang record. O kung may inimbento man, masyadong hindi ka panipaniwala. So, good luck to you and good luck to all of us. I hope this country will deserve to be what God meant it to be. A happy, prosperous nation. Salamat po, Senadora. 60 seconds po sa huling pananalita ngayong hapon ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Mayor. Nganong ni Amang Kongre? Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. I am a native of the Philippines. There's so much corruption, there's so much crime, and so much drugs flooding the country. And it seems that nobody is minding the store. Matagal na yan, we've been raising that problem. And as if every time before a forum, we talk about this, about that, kung bigyan ninyo ako ng pagkakataon, only if God wills it also. I will stop it. I said, this is an imposed restriction on me. Hindi ako napapabilib sa inyo. I will get rid of drugs, suppress crime, stop corruption in government in a matter of 3 to 6 months. Because I believe that without peace, with corruption, we cannot really survive and develop as a nation. Si Senadora Grace Poe naman ang susunod na magbibigay ng closing statement. Senadora Poe, 60 seconds. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nararapat lamang na pinag-usapan natin ang lahat ng ito. Ito po hindi tungkol sa mga kandidato, kundi tungkol sa inyo. Hindi po kung anong gusto namin, kung hindi kung anong mahalaga sa inyo. Dahil ito ay tungkol sa Mindanao, nais kong balikan ang mga nais nating gawin dito sa Mindanao. Unang-una, kailangan talaga na magkaroon ng sapat na kuryente na murang halaga para sa ating mga kababayan. Yan ay ating gagawin, i-rehabilitate natin ang lahat. Babantayan natin ang mga transmission grids para ito naman ay sapat ang kuryente yung maibibigay. Pangalawa, trabaho para sa inyo. 30% po ng budget ng national government ilalagay natin dito. Pangatlo,
kailangan din na magkaroon ng pagkikipaglaban sa korupsyon. Pag ako po ay naging Pangulo, unang executive order, magkakaroon ng freedom of information na matagal na nating ginugusto. Sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa Mindanao man, ang importante ay isang leader na mapagkakatiwalaan. Oo nga, bago na ako, pero hindi na rin bago ang ating mga problema at marami ng matagal dyan, pero paulit-ulit pa rin ang kanilang mga lumang solusyon. Salamat po, Senadora. At pakinggan po naman natin si dating DILG Secretary Mar Rojas. Secretary, 60 seconds po. Bakit ko gusto maging Pangulo? Maraming mga pagkakataon sa buhay ko, alam ko wala sa mamamayang Pilipino. May trabaho ako, may naipon ako. Alam kong maayos ang kinabukasan ng anak ko dahil nakapag-aral siya. Pag may nagkasakit sa pamilya namin, kampante ako na may gagamot sa kanila. Hindi ko pinoproblema ang kakainin ko sa bukas. Bakit ko gusto maging Pangulo? Dahil gusto ko maging ganito din ang buhay niyo. Malaya sa gutom, malaya sa takot, at malayang mangarap. Mahihiya akong gawin, mahihiya ako harapin ang aking magulang, aking anak, kayo mismo, kung hindi ko gagawin ang lahat para mangyari ito. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga kandidato. Maraming salamat din po sa Philippine Daily Inquirer na katuwang ng GMA sa paghahatid sa inyo ng Pilipinas Debates 2016. Thank you sa Editor-in-Chief ng Inquirer.net na si John Neri. Sa Team Bahay na masipag nag-tweet, nag-post sa Facebook, nakibahagi sa diskusyon sa GMAnews.tv, sa Super Radio DZBB at sa lahat ng RGMA stations nationwide. Salamat din Thank po. You rin po. Salamat po. Salamat po sa mga kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Maraming salamat po sa Commission on Elections. COMELEC, maraming salamat po. At lalong-lalo na lahat, maraming salamat po sa milyong-milyong Pilipino na tumutok ngayong hapon at gabi, kumilatis, bumusisi sa mga kandidatong ito. Maraming salamat po muli sa ating mga kandidato. Sabi nga ho nila, walang personalan, politika lang. Kaya, aanyayahan po namin kayo na pumunta Sir. Sa harapan ng ating entablado at magkamayan po. Alang-alang sa bayan. Naway nakatulong po kami sa inyong pagdedesisyon ngayong eleksyon 2016. Iisa lang po ang inyong boto, kaya pag-isipan ang husto. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Mga kandidato, pakitaas lang ang mga kamay para sa Pilipinas. Mga kapuso, isa sa kanila magiging susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas. Ako po si Mike Enriquez. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Magandang gabi. Ay, meron pa sa Visayas at Mindanao. Magandang gabi. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Ipanig ang ating Pilipinas. Mag-iisa at mag-ibahagi. Tandaan tamang pagboto, gusto at tamang bilang. Pilipinas, ingatan ng bayan. Pilipinas, ating dangalay alagaan. Pilipinas, maging tapat, huwag kalimutan. Uho, ingatan ng bayan. Pilipinas ko ma. Pilipinas. Pilipinas ko ma. Uho, Pilipinas ko ma. Pilipinas ko ma. Pilipinas, kinabukasan ay nasa ating kamay. Makiisa at makiugnay. At pili mo ang tama para sa bansa. Pakinggan ang Pilipinas. Salamat po sa inyo. Salamat po. Iparinig ang ating Pilipinas. One more time, mga kandidato. Taas kamay sa inyo. Ang pinakamalalaking balita ngayong araw ng Linggo.